Katangi-tangi po tayo sa Pilipinas na mayroon tayong tinatawag na Bible Month. At yan po'y diniklara ng ating presidente. At ang Bible Month po natin ay January. Kaya ngayon pong January, sa mga Sabado nito, ang ating pong pakikinggan ay tungkol po sa Bible. Ngayon po, ano bang nagagawa ng Biblia sa ating buhay? Ng salita ng Diyos? Yan ba'y mahalaga para sa atin? Kaya yan po yung pagninilayan natin ngayong araw na ito. The Word of God in our lives. First, where do we find the Word of God? Second, how do we accept the Word of God? At pangatlo, ano pong nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Sana po pahalagahan natin yan. At ang isa pong source ng Word of God sa atin is the Bible. Kaya ang mapag-aaralan natin tungkol sa Word of God, mas malawak po ang Word of God kaysa sa Bible, pero mahalaga na Word of God ay ang Biblia. Kaya na pag-aaralan natin sa Word of God ay nagagamitin natin sa ating pagpapahalaga sa banal na kasulatan. Magandang araw po sa inyong lahat. Dahil po tayo ay nasa Bible Month, which is the month of January, bigyan po natin ang pansin ang salita ng Diyos. Kaya dito po sa pagninilay natin ngayon, tingnan po natin ano ba ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. So we will speak about the Word of God in our lives. There are some basic issues that we have to deal with here. Ang una pong basic issue natin ay, what do you mean by Word of God? Ano bang ibig sabihin ng salita ng Diyos? Malawak po ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang Diyos po natin ay hindi isang Diyos na nag-iisa. Siya po'y isang Diyos na mapagmahal. God is love. Because God is love, God relates. You cannot love if you are alone. That's why our God is a God who relates. And because He relates, hindi naman natin siya makikilala kung hindi siya magpahayag sa atin. He introduces Himself. He reveals Himself. So our God is a revealing God. He is a God who makes Himself known. Kasi hindi naman natin maaabot kung sino siya kung hindi siya magpakilala sa atin. And ang pagpapakilala po ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos sa atin ay mabuti para sa atin. Hindi naman siya magbibigay ng mga masasamang bagay. Kaya at ang Diyos ay mabuti. Kaya at tayo'y ginawa na kawangis ng Diyos. Kaya anumang makilala natin sa Diyos, anumang sasabihin ng Diyos, sana maniwala tayo na iyan ay mabuti at mabuti para sa atin. Kaya pahalagahan po natin ito. God is love. Because of that, God relates. And God reveals Himself so that we may know Him. And what God reveals is good for us. Kaya manalig po tayo sa Kanyang pinapahayag sa atin. Ngayon, paano ba siya nagpapakilala? How does He reveal? First and foremost, we can know God through the things that He has made. Nakikilala natin siya sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya. As we can know a person by what he does. We can know an artist by his work.
So isa po ang pagpapakilala ng Diyos sa atin ay ang creation. So creation is an open book about God. Kaya ang mga ninuno po natin, kahit na hindi sila marunong magbasa, alam nilang mayroong Diyos. Alam nilang makapangyarihan ang Diyos. Alam nilang maganda at mabait ang Diyos sa mawagitan po ng kanilang karanasan sa kalikasan. At ang Diyos ay nagpapakilala din sa atin sa pamamagitan ng mga taong pinapadala niya. At patuloy po siyang nagpapadala ng mga tao. Noon, nagpadala siya, pinadala niya si Abraham, pinadala niya si Moises, pinadala niya ang mga propeta, pinadala niya ang mga wise men and women, pinadala niya ang mga apostol, pinadala niya ang mga santo, nagpapadala siya ng mga guides sa atin. So, hindi po nananahimik ang Diyos. Gumagamit siya ng kapwa-tao to bring to us His message. At ang pinadala ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang anak mismo. And Jesus Christ is the Word of God made flesh. Siya po yung salita ng Diyos. Siya yung Diyos na nagpapakilala at naging laman siya para makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. And because Jesus is the Son of God, He is the definitive revelation of God. Siya po yung pinakamahalagang pagpapakilala ng Diyos. Kung pinadala niya na ang kanyang anak, may sasabihin pa ba pa siya sa ibang mga tao na hindi niya sinabi sa pamamagitan ng kanyang anak? So He is the definitive revelation of God. Mahalaga po si Jesus. At ang Diyos ay nagpapakilala rin sa atin sa pamamagitan ng community, sa pamamagitan ng mga tao na kanyang hinubog. Sa lumang tipan, nandoon po yung people of Israel. Tapos ngayon, nandyan po yung church, yung simbahan na kanyang tinatag. At kasama sa simbahan na yan ay ang mga tradisyon, ang mga leaders, ang mga teachings, ang mga prayers ng simbahan. No? At ang mga desisyon, mga katuruan ng simbahan, dyan po natin makikilala din ang Diyos. Through the community that He forms. And this community is guided by the Holy Spirit in order that we can know where God is leading us. Tapos isang mahalaga na pagpakilala ng Diyos ay ang Biblia, which is the written Word of God. And this is unique about the Bible. It is written Word of God. Ang creation po ay hindi written. Maganda ang sunset ngayon, bukas iba na yung sunset. No, ganun din yung mga taong pinadala niya, namamatay ang mga propeta, ang mga santo. Pero ang Biblia ay palaging nandiyan kasi nakasulat siya, may document tayo. God puts Himself on record in the Bible. So mababalik-balikan natin. So this is unique of the Bible. It's the written Word of God. And God also speaks to us through the events of our lives. Mga pangyayari po sa ating buhay. Buhay natin as a nation, or as individuals, or as families. Kapag tayo ay nagkasakit, may sinasabi ang Diyos. Ngayong COVID pandemic, may sinasabi ang Diyos sa atin. Ngayon nagka-climate change, may sinasabi ang Diyos sa atin. Pakinggan natin. And then God speaks to us through our conscience, which is the inner voice of God in each one of us. The inner voice of God. Lahat tayo may konsyensya. Kaya nandiyan, kapag tayo ay nakakagawa ng mabuti, gumagaan ang loob natin, magandang ating feeling. Kapag tayo nakakagawa ng masama, no, mabigat ang ating loob. Kapag tayo ay nagdidesisyon, may konsensya tayo na ginagawa niyo tayo, tama ba yung gagawin natin o mali yung gagawin natin.
So that's also the voice of God, the tiny voice of God in each one of us. Tapos, ang Diyos ay nagpapahayag din sa pamagitan ng karunungan ng iba't ibang mga kultura, ng iba't ibang mga religions, ng iba't ibang mga enlightened people. Kaya hindi po natin monopolize ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ay kumikilos din sa ibang religions, sa ibang kultura. Kaya may mga mabuti rin na nangyayari at tinuturo ang ibang religion, ang ibang culture, ang ibang mga tao. So tingnan nyo, malawak pala ang salita ng Diyos. So ngayong buwan ay National Bible Month, bibigyan natin ng diin ang Bible, pero isipin natin, hindi lang Bible ang salita ng Diyos. Kaya masasabi natin, the Bible is the Word of God. True. The Bible is the Word of God. The Word of God is the Bible. False. Malawak ang Biblia. Parang sasabihin natin, ang mga Cebuano ay Pilipino. True. Kapag sinabi mo namang ang mga Pilipino ay Cebuano ay false. Mas malawak ang ibig sabihin ng Pilipino kaysa Cebuano. Ganon din sa atin. Bible and Word of God. Kaya dahil sa malawak ang salita ng Diyos, we live in the Word of God more than the Word of God lives in us. Parang tayo'y lumalangoy, submerged in the Word of God. No, kasi kahit na saan, pagkagising mo, may konsyensya ka. May sinabi yung paglasya ng Bible, Word of God. May nangyari, may Word of God. We are submerged in the Word of God. Ang mahalaga lang, maging conscious sana tayo na nakikipag-relate ang Diyos sa atin. Nagsasalita ang Diyos sa atin. At sana sumusunod tayo, ginagawa natin ang Kanyang sinasabi. Kaya sinabi po sa atin sa Deuteronomy chapter 30, verse 14. No, the word is very near to you. It is in your mouth. It is in your heart for you to observe. Kasi may nagsasabi, saan natin nga hanapin ang Word of God? Akyatin natin sa bundok, pupunta tayo sa langit, pupunta tayo sa ibang mga bansa para makita ang salita ng Diyos. No, it is in you. In your mouth, in your heart. No, talagang we are submerged in the Word of God. Para bang isda na naghahanap ng ocean at sinabi sa kanya ng matandang isda, Iho, naglalangoy ka na, lumalangoy ka na sa ocean, nasa ocean ka na. No, so we are submerged in the Word of God. The Bible is a testimony of the humility and commitment of God. He allows Himself to be put on record. Yan po yung Biblia. Nakarecord to ha. O sige. No, ibig sabihin, committed ang Diyos sa kanyang sinabi. Mababalikan natin siya. Diyos, sinabi mo yan, nakasulat dito. Totoo. God allows Himself to be put on record. Ganun siya kaseryoso sa kanyang ipinasulat, sa kanyang sinulat. No? Kaya sana seryoso, hindi nating basahin ito. And mahalaga po yung Word of God in the Bible para mas magamit nating Word of God in creation, para mas makilala natin ang Word of God in our events, in our conscience, because the Word of God in the Bible gives us the language and the grammar to understand the various ways that God speaks to us. Being acquainted with the Bible, we are acquainted with the grammar of God. We train the ears of our hearts to hear God, the voice of God in all the happenings of our life, in our life. So, kapag alam natin yung Bible, alam natin yung paraan ng Diyos, nagkakaroon tayo ngayon ng panlasa ng Diyos na nagagamit natin, sinasabi ng konsyensya, itong dapat kong gawin. Oops, iba po yung sinabi sa Bible. Baka mali yung gagawin mo. Gusto ko maghiganti. Oops, sinabi sa Bible. Ang paghiganti ay nasa Diyos lang.
O ibig sabihin, naaayos yung ating pagbasa at pakinig sa ibang salita ng Diyos dahil sa acquainted tayo sa language ng Diyos na makukuha natin sa Bible. Pangalawa pong pag-uusapan natin, kung ang Diyos ay palagi nagsasalita, how do we listen? Do we listen to Him? And how can we listen to Him more? How can we listen to Him better? Alam niyo po, sa ating mundo ngayon, marami mga tao ay preoccupied with self-satisfaction. Kung ang hinahanap ko lang ay para sa aking sarili, para sa ikasasaya ko, hindi tayo magiging bukas sa sinasabi ng Diyos. Isang problema natin yan. Isang problema din natin sa ating panahon ngayon ay mayroong information overload. Napakaraming impormasyon. Lalong-lalo sa cellphone natin, no? Kada saglit may tunog diyan, may bagong email, may bagong nasa Facebook, may bagong news na dadating. Pag-anood tayo ng TV, makinig tayo ng radyo, sunod-sunod yung news na dumadating. Hindi natin napaprocess ang information. At tayo rin ay namumuhay sa isang pluralistic society. Ibig sabihin, isang lipunan na napakaraming boses, napakaraming tinig na naririnig natin. Kaya marami pong mga opinion. At kung hindi tayo maging maalam, nadadala tayo ng ibang mga ideas na hindi na tama. Okay lang, we welcome different opinions, but we should have the proper orientation, the proper tool, how to evaluate all these different ideas, all these different opinions. Tapos, ang shadow maingay ng mundo natin, na hindi tayo nagkakaroon ng panahon para makapagnilay, at tayo mismo, we are incapable of silence. No, kapag tahimik na, parang hindi na tayo makapapakali. Kaya kukuha na ng cellphone, titingnan sa ating mga Facebook, anong mga nandyan. Hindi tayo pwedeng manahimik lang para makinig, no, sa ating konsyensya, para magnilay. No, kaya we are incapable of silence. Isang problema pa yan sa ating panahon ngayon. Tapos masyado tayong activity-oriented. Gusto nating kumilos, may ginagawa. No? Kaya wala tayong panahon na magnilay. Pero alamin po natin na ang Diyos ay nagsasalita sa atin. And this is our dignity. It uplifts our dignity na ang Diyos ay nagsalita sa atin. Kung magsalita sa iyo si Mayor, tumawag sa cellphone mo si Mayor, matutuwa ka. Kinausap ako ni Mayor. May ibang mga pare na basta nalang tinawagan sa telepono, ang Santo Papa ang nagtatawag sa kanya. It's a dignity. Kinilala ko ng Santo Papa. Ngayon, Diyos, anong sasalita sa'yo? Hindi ba dapat matuwa tayo na may sinasabi ang Diyos sa atin? Who am I that God should address me? Tulad ng sinabi ni Elizabeth, pagdalaw ni Maria, who am I that the mother of my Lord should visit me? Pero ganyan po, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. So God speaks to us. This is a privilege, but at the same time, it is a responsibility. Because He asks for a response. Kung nagsalita ang Diyos, nag-aantay siya ng sagot sa atin. And since God speaks, something happens in my relationship with Him. For the good or for the bad. Kung kinausap mo yung tao, maaaring maganda ang relationship niyo, maaaring magalit siya sa'yo. Kasi may sinabi ka sa kanya. Kaya it's always a risk. Do we respond to God? If we respond to Him, if the response is good, mas maging kaibigan natin siya, panatag ang loob natin. Kung hindi natin siya papansinin,
mahihiya tayo sa Kanya. Kung mali ang ating sagot sa Kanya, hindi tayo sumang-ayon, magiging mabigat ang ating konsyensya. Kaya, God speaks. It is a privilege. It uplifts our dignity. At the same time, it is a great responsibility. Sasagutin ba natin siya? Ano ba ang sagot natin sa Kanya? Kaya mahalaga po yung environment of listening and receiving the Word of God. Hindi sana nating palampasin ang salita ng Diyos. At dapat pakinggan natin ng mabuti, i-evaluate natin ng mabuti ang Kanyang salita sa atin. So ano yung mga paraan upang matanggap natin ang salita ng Diyos? Una po, kailangan natin ng openness. At kailangan natin ng silence. Openness to Him, He always speaks. Pero baka pagka-busy tayo sa ating trabaho, patakbo-takbo kung saan, hindi natin siya napakinggan. Kailangan natin ng silence to have a moment of silence, to evaluate what God is telling us, what He is telling us. Kaya maganda po, no, paminsan-minsan sa araw ay tumahimik tayo. Ano bang sinasabi ng Diyos? Lalong-lalo na kapag tayo may problema, kapag tayo may desisyon, tumahimik lang saglit. So have the capacity to be open, the capacity to listen, and the capacity to empty ourselves of our self-ego, of our own self-interests. Yan yung poverty of spirit. Hindi natin siya napapakinggan kasi punong-puno na atin tayo ng ating plano, ng ating gusto. So we need a keep of a distance sa ating sarili to distance ourselves from ourselves in order to listen to God. Yan po yung poverty of spirit. We have to empty ourselves. Lalong-lalo ng mga taong mayayabang, hindi yan makakapanginig sa salita ng Diyos. Puno na siya yung magaling, siya yung tama. Tapos, there should be in us the search for the divine will. Sinabi sa atin sa Beatitudes, blessed are those who thirst for justice and they will be satisfied. Search for the divine will. Lord, ano bang gusto mo? Ano bang kalooban mo? At nagpapahiwatig ang Diyos, ano yung gusto niya? At maniwala po tayo, ang gusto ng Diyos ay mabuti sa atin, mabuti sa lahat. Magdududa pa nga tayo sa gusto natin. Baka iyan po'y hindi mabuti sa atin. So this is a thirst for justice, thirst for the divine will. At kapag napakinggan natin, kailangan natin ng obedience. And obedience is acceptance in faith. We accept what God tells us. Tandaan natin, mas matalino siya. Mas magaling siya. Kaya huwag natin ipipilit ang ating sarili. Kapag hindi natin naintindihan, maniwala tayo sa Kanyang sinasabi. Hindi yan masama para sa atin. So, faith is our response to God who speaks to us. Tapos, kailangan din natin ng courage to live out the message. Okay, sinabi na ng Diyos, mag-aral ka. Courage, kaya mo yan. Sinabi ng Diyos, mangumpisal ka. Courage, kaya mo yan to live out the message of God. Sinabi ng Diyos, bayaran mo na yung utang mo. Magagawa mo yan. So, kailangan natin ng lakas ng loob na gawin yung message ng Panginoon. At kailangan natin ng commitment. Ibig sabihin, palagian. Palagian ang pakikinig sa Diyos. Palagian ang ating pagtalima, ang ating pagsunod. Palagian ang ating paggawa na Kanyang sinasabi. May commitment tayo. Palagi ang nagdadasal. Palagi ang nagbabasa ng Bible. Palagi ang nag-aaral ng pananampalataya. So, yan po yung ating commitment sa Panginoon. Kaya, dito po,
Ang Biblia ay nagbibigay ng buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. So, paano ba nagbibigay ang Biblia ng sigla sa buhay natin, ng buhay sa buhay natin? Ang Biblia po sa ating commitment sa pagbabasa ng Biblia, makikita po natin that God loves us, that God is near, that God is present to us. Kung alam mo na present ng Diyos, siguro hindi ka gagawa ng kalokohan. Kung alam mo na malapit ang Diyos, hindi ka madi-discourage. Kung alam mo na mahal ka ng Diyos, maging matatag ang loob mo. And reading the Bible makes us aware of God's presence, of God's nearness, of God's love to us. Diyan po nagbibigay ng sigla ang Biblia sa ating buhay. Ano pang ginagawa ng Biblia? The Bible guides us and corrects us. Ginagabayan tayo. Kinokorek tayo kapag tayo'y mali. Kaya sa Bible, makikita po natin anong dapat gawin, anong dapat iwasan. So may mga guidance po sa ating buhay. At kapag tayo ay masamang ating ginagawa, nakukonsyensya tayo. Kasi tumatagos, no, sa isip natin, sa konsyensya natin, ang salita ng Diyos. Isa pang nagagawa ng Biblia, can make us understand better the ways of God. So malalaman natin yung gusto ng Diyos, yung paraan ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Mama Mary, God brings down the mighty, uplifts the lowly. Ganyan pala ang Diyos. Yung mga mababa ang loob, yung mga nadi-discourage, itinatayo niya. Yung mga mayayabang, kanyang binabagsak. Yan yung paraan ng Diyos. God hears the cry of the poor. Napapakinggan niya ang tawag ng mga mahirap. Ganyan pala ang Diyos. So, kaya yan po na malalaman natin ang ways ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible. And the Bible can strengthen our faith in God. Mas nagiging panatag ang ating loob. Mas nagiging malalim ang ating pananampalataya. So the Word of God in the Bible strengthens our faith in God. Isa pang nakakatulong sa atin, the Bible can transform us. The Word of God is not only informative, does not only give us information, but it is transformative. Binabago tayo ng salita ng Diyos. Hayaan po natin, no, at binabago tayo ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo'y palaging nakikinig sa hard music, no, yung mga music na ang daming drums, ang electric guitar, no, na mga hardcore music, nagiging matigas din ang loob natin. Kapag tayo palagi nakikinig sa soft music, naging educated na rin ang ating damdamin. Music pa lang yan. Ano kaya kung salita ng Diyos? Palagi ka nakikinig sa salita ng Diyos, gumagaan ang loob mo, nababago ka. Palagi ka nakikinig sa mura, nagagalit ka. Kasi yung mura ay pumapasok sa isip mo. So ganun din po sa salita ng Diyos, it transforms us. Sinabi po ni San Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that everyone who belongs to God may be proficient, equipped for every good work. Yan yung ginagawa ng Diyos. Kasi inspired yan eh. Galing yan sa Diyos eh. Kaya magagamit natin yan kapag tayo nangangaral, makakuha tayong maraming aral doon. Kaya kapag mga magulang, yung mga ate't kuya, magbasa ng Bible, marami tayong aral maipapasa natin sa ating mga anak, sa ating mga kapatid. Yan din nagagamit natin sa reproof at sa correction. Kapag sinasabing mali, kinokorek tayo. A training in righteousness. Ano bang righteous living?
Kaya nga ang nagbabasa ng salita ng Diyos, we are equipped for doing good work. Nalalaman natin ang pagkakataon na paggawa ng mabuti. No, ibinibigay po sa atin ng Bible yan para sa atin. So the Word of God transforms us. That transformation that is brought about by God is not only personal. It also leads to social engagement. Because the salvation that is offered to us is not only personal but integral salvation. So hindi lang ako personal na na-transform. Na-transform ako at nagbibigay ng transformation din sa aking family, sa aking community. No, kaya imagine kung ang buong pamilya ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging maganda ang kanilang relationship to each other. Kung ang buong community nagbabasa ng salita ng Diyos, it can lead to national transformation. Kaya nga, ikalat natin ang salita ng Diyos, hikayatin natin ang mga taong magbasa nito. At hindi mo lang alam ang effect na mangyayari sa atin dyan. Talagang ang Biblia po'y nagbibigay ng nourishment, nagbibigay ng pagkain, no, sa ating buhay. To kaya marami pong mga talinhaga sa Bible is about eating the Word of God. Tulad ni si Propeta Ezekiel, nakakita siya ng scroll na nasa langit at sabi sa kanya, take and eat. Ano? Kainin ko. Kainin mo ang salita ng Diyos. Kinuha niya ang scroll at nginuya niya at naging matamis, no, sa kanyang bibig. No, ganyan po ang salita ng Diyos. It's nourishing us. We are nourished by the Word of God if we read the Bible. It's a literature. At dahil sa iyan ay literature, kailangan nating basahin. But there are different ways of reading. Iba-ibang layunin bakit tayo nagbabasa. Ang isa po, nagbabasa tayo just for curiosity. Ano mang laman ito? Pwede rin sa Bible. Maraming sinasabi tungkol sa Bible. Ano mang nilalaman yan? So, for curiosity, just for mere knowledge. Pwede rin ganon. Pwede rin for enjoyment as a literary work. And in the Bible, there are stories, there are poems, there are commandments, there are laws. May mga taong na-i-enjoy na magbasa ng literature. Okay, there are people who read the Bible for the sake of its beauty. Pwede rin yun. Pwede rin basahin ang Biblia in order to get ideas, to get information. Ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa temple? Paano ba dapat tayong magpahayag ng salita ng Diyos kung wala mga ideas? So we can also study to get ideas and information. Usually ang ginagamit sa school, sa pag-aaral sa mga Bible colleges. May iba naman ay nagbabasa ng Bible para po may pangsagot sa iba. Yan yung apologetics. Palagi kang binabatikos. No, gusto ko may maisagot din, kaya nagbasa ng Bible para maghanap din ng bala, no, laban sa iba. Pero may iba naman na nagbabasa ng Bible for spiritual nourishment, para sa aking kaluluwa. At iyan po ang ating bibigyan ng pansin. Nagbibisa tayo ng Bible kasi gusto nating maging malakas ang ating spiritual life. At iyan po yung ginagamit natin ay ang Lectio Divina. Lectio, ibig sabihin ng Lectio ay pagbasa, Divina is divine, divine reading, or godly reading of the Bible, or spiritual reading of the Bible. Yan po yung Lectio Divina. At ang Lectio Divina po ay mayroong iba't ibang baitang. Ang una pong baitang sa Lectio Divina ay Lectio, ibig sabihin reading. Pabasahin mo. So, it is repeated, attentive, and slow reading of the text. Slow, attentive, and repeated reading. Para maintindihan. So, dahan-dahan, no, at may attention, at kung kailang ulitin, ulitin.
And the more sense is used in the reading, the better. Kaya there are people who murmur the text. Hindi lang silent reading ng mata. Murmur. So dahil dyan, nakikita ng mata, sinasabi ng bibig, naririnig ng tenga. The more senses involved, the better. The purpose of this stage is to get a feel of the text, to know its meaning, and to enjoy it. Para po sa pagkain yan, pangunguya. Ninunguya natin, nalalasahan natin, at mas lalong naging manageable, bite size, that's ang nangunguya natin. And as the text is being read, the leader asks the question, what is the text saying in itself? Ano bang sinasabi nito? Ano ba yung kwentong ito? Ano ba yung kahulugan ni Jesus? Ano ba yung kahulugan ni Isaiah? Understanding the text itself. Kaya repeated reading is helpful. No, repeated reading, mga 3 times, 4 times, 5 times, talaga maging familiar tayo sa text. Tuda rin sa pagkain, nginunguya. Ilang beses mo ngunguyain yan? Kung walang pagnguya, baka mabulunan ka. No? Ipasok mo lang ka agad. So, ganun sa Bible, dahan-dahan. Kaya, hindi po natin magagawa ang Lectio Divina ng isang chapter ng Bible. No? Baka ilang verses lang. Babalik-balik ka natin, nginunguya natin, pinagninilayan natin. Tapos, kapag nakuha na natin ang lasa, kapag nakuha na natin na nanguya na, malambot na siya, then lulunukin na natin. At yan yung meditatio, reflection, meditation. Isara na natin yung Bible at pag-isipan na natin. The reader closes the text and reflects over it. She runs through her mind the text. Balikan uli. No, sa isip niya, yung sinabi ng kanyang binasa. And the reader takes the text to look on herself. Sa pamamagitan ng kanyang binasa, titingnan niya ang kanyang sarili. She reflects how the text is related to her experiences and enlightens her experiences. This is the application part of the Lectio Divina. So now the question that she asks is, what is the text saying to me? Ang una pong tanong, what is the text saying? Anong sinasabi ng text? Ngayon, anong sinasabi ng text sa akin? Kaya maganda po yun ang ating paghabing sa paglulunok. Nalulunok na natin. So mapapasa atin na yung text. Papasok na siya sa ating tiyan. So yan po yung meditation, reflection. Pagkatapos ang pangatlo ay oratio. Yan po yung prayer. The person now lifts her mind to God. She responds now to the text in prayer. Nagsalita ang Diyos sa akin sa pamamagitan ng text na kilala kong aking sarili, yung hamon sa akin. Ngayon ako'y magdadasal sa Kanya. The kind of prayer would depend on what the text has shown her in her experiences. No, anong klaseng dasal? Depende. Kung nakonsyensya ka sa text, humingi ng tawad. Kung ang text ay nagpasaya sa iyo, magpasalamat ka sa Diyos. Kung dahil sa text ay sinabi sa iyo marami ka pang pagkukulang, baka humingi ka, prayer of petition. So the question asks is, how does the text ask me to address God in prayer? Paano ba ako magdadasal sa Diyos ngayon? So, una, ngunguya. Pagkatapos, lulunok. Pagkatapos, nasa'yo na, na-digest na, kailangan mo nang ibalik sa Diyos sa pamamagitan ng iyong panalangin. Ang pang-apat is contemplatio, contemplation. All the while, tayo po ang main actor. Tayo ang nagbasa, tayo ang nag-unawa, tayo ang naglunok, tayo ang nag-meditate, tayo ang nagdasal. Ngayon naman, let us allow God to speak in His own terms. Oh, makinig muna tayo sa Diyos, baka may sasabihin pa siya sa atin. Kaya yung contemplatio ay pananahimik.
Hindi lang sa pananahimik sa kapaligiran, sa pagsasalita, pananahimik sa pag-iisip. Huwag na muna tayo mag-isip. Baka may ibubulong ang Diyos. Baka may sasabihin pa siya sa atin. Na contemplate. And then, panghuli, nandyan po yung actio, doing action. The personal plans. Ano na yung gagawin ko? Pagkatapos ng malaman kung sinabi ng Diyos. Ano ngayong gagawin ko? So, yan yung action. Plano na for action. Hindi ba maganda ang Lectio Divina? No, talagang may logic siya, hindi ba? Na una, basahin mo, intindihin mo, nguyain mo. Pagkatapos, pagnilayan mo, anong sinasabi sa iyo. Pagkatapos, dasalin mo para sa Diyos. Tapos, tumahimik ka. At pagkatapos, magplano kung ano yung gagawin mo. Anong hinihingi ng Diyos sa atin. Yan po yung spiritual nourishment. Reading the Bible for spiritual nourishment. At dito po makikita natin na ang Biblia ay may kaugnayan sa buhay ng tao. Ang karanasan ng buhay ay naliliwanagan ng Biblia. So ang buhay natin ay nagkakaroon ng bagong pananaw dahil sa pagbabasa ng Biblia. At the same time, ang Biblia ay nagliliwanag din sa mga pangyayari sa buhay. So ang buhay nagliliwanag sa Bible, ang Bible nagliliwanag sa buhay natin. So there is the interaction, no, the dialogue between the Bible and our lives. Yan po yung kahalaga ng Bible. So nakita po natin dito sa ating pag-uusap ngayon ang ilang mga issues. Ang una po, nakita natin, ano bang ibig sabihin ng salita ng Diyos? Marami pala yan. Ang Diyos pala ay palagi nagsasalita. Sa kalikasan, sa karanasan, sa mga tao, kay Hesus Kristo, sa simbahan, sa Biblia, sa ating konsyensya, sa mga pangyayari sa buhay. Pangalawa, pinag-usapan natin, paano ba tayo makinig sa Diyos? Makinig tayo ng may pananahimik, ng may attention, na may poverty of spirit, na mayroong obedience, mayroong commitment sa Diyos na nagsasalita sa atin. Tapos, how can the Bible animate our lives? Paano napapagsigla ng Biblia ang buhay natin? No, sa pamagitan po ng pagbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay, sa pagbibigay ng koreksyon sa ating buhay, sa pagpapaalaala sa atin na mahal tayo ng Diyos, na malapit ang Diyos sa atin. No, so, iyan po. At sa pagbibigay ng nourishment sa buhay natin. Diyan po natin nakikita ang Biblia na nagbibigay ng sigla. Tapos, how can the Bible nourish our spiritual life? Kinuha po natin yung Lectio Divina. Yung pagbabasa, pagninilay, pagdadasal, pananahimik, at paggawa ng plano ng ating action. So sana po, yung ating pangarap ngayong panahon ng January, na siseryosohin natin ang pagbabasa ng Biblia at sana maging committed tayo dyan. Sinabi ni Papa Benedicto sa kanyang liham Verbum Domini, a new season of greater love for sacred scripture on the part of every member of the people of God, so that their prayerful and faith-filled reading of the Bible will, with time, deepen their personal and relationship with Jesus. So, dapat mayroon tayong commitment sa Bible. At anong magiging resulta ng ating palagian, no, na pagbabasa ng Bible, mas magiging malalim ang ating pagkakilala kay Jesus at mas magiging maganda ang ating relationship with Jesus. Ang layunin po natin ay hindi para maging scholars. Hindi naman tayo tinatawag na maging scholars na maraming alam. Ang layunin po natin ay maging mabuting Kristiyano.
kaya tayo nagbabasa ng Biblia. At sino ba yung mabuting Kristiyano? Ang mabuting Kristiyano ay ang may love relationship with Jesus na natutularan siya. At yan po yung layunin ng pagbabasa ng Biblia, na mas lalong mahalin natin si Jesus, mas lalong maging maganda ang ating relationship sa Kanya, at mas lalong matutularan natin si Jesus. Yan po dapat ang dahilan at ang resulta ng ating pagbabasa ng Biblia. Maraming salamat po sa inyo.